Ngayong araw nga, mamimili daw kami regalo ni ate. Yung ilang kasi sa mga customer namin, gumraduate sila kahapon. Kinuha ko na ngayon bagong walang laman. Chut! Wala talagang laman yan. Props ko lang yan kapag umaalis. Nadaanan ko pa nga yung inaanak ko dito. Sabi ko sa kanya, sa Pasko na lang. Dito na din pala kami dumaan ni ate. Kasi balita namin may nagbe-birthday dito. Sakto nga, hindi pa kami nakakakain. Hinaya nga kami dito. Sabi ko naman, meron ba kayong palabok? Charot! Dito pala kami madalas dumaan ni ate. Kasi shortcut din to. Shoutout ko na din pala si Bobo. Naglalaro din yan sa computer. Magkocommute lang pala kami ni ate. Kasi isang sakay lang din papuntang San Fernando. Kapag nadaan ka na dito sa Tulay, alam mo na din na nasa San Fernando ka na. Sa mga taga Pampanga pala dyan, comment mo dyan sa baba kung ano yung kwento mo dito sa Tulay. Kasi ako, nahuli ako nag-jaywalking ng traffic enforcer. Kaya ngayon, marunong na akong tumawid sa tamang daan. Hindi yun, chowot. Bago nga kami mamili ni ate, dumiretso na muna pala kami sa simbahan. Ngayon ko na lang din pala naabutan na bukas yung simbahan. Kaya pumasok na din ako para magpasalamat at i-bless na din sana ni Lord yung mga nanonood sa mga vlog ko. Kakatapos lang pala ng mas dito, kaya ipapakita ko muna sa inyo kung gaano kaganda dito sa loob ng simbahan ng San Fernando. Kadalasan, pagkatapos ng mas, dumediretso sila dito. Yung mga wish ko pala dati pag pumupunta ako dito, ngayon unti-unti na rin natutupad. Sa totoo lang, yung dating wini-wish ko maging artista, pero yung binigay sa akin ni Lord pagiging vlogger. Pero masaya ako sa binigay ni Lord kasi para rin akong bida sa sarili kong vlog. Ako na din yung director. Tulad nga ngayon, sabi ko sa kanila, paglabas ko magpa-picture na sila. Babayaran ko na lang sila ng tagi-100. Charot! Kaya taot ko na din pala si ating nakapula. Pareho pa kaming nakapula. Baka bigla kami sumabog. Charot! Pagkatapos nga ng mas, medyo madilim na din. Dumiretso na din kami sa mall para makahanap na rin na mabibiling regalo. Meron kasing isang batang lumapit kay ate. Graduation na daw nila. Kaya gusto daw niya ng regalo. Tinanong nga namin sa mga customer namin kung sino pang iba na graduate para bigyan na din namin yung iba. Baka kasing iba hindi na bigyan. Bigla nagtampo. Hindi na maglaro sa computer shop. Charot! Halos mga t-shirt na lang pala yung mga binili namin. Kasi alam din namin magagamit din nila to. Habang namimili nga si ate, tinawag ako ng mga sales. Sabi nga nila sa akin, charot! Sabay-sabay pa naman sila. Nahiya ako bigla. Sa voiceover ko lang kasi sinasabi yung charot. Pagkatapos nga namin makapamili ni ate, binayaran na din niya para makauwi na din kami. Nakita pa nga ni ate yung teacher ng mga naglalaro sa amin. Kasi din daw siya sanonood sa mga vlog namin. Wala nga kami nakita nagtitinda ng pambalot dito. Kaya pagkatapos namin makapamili, lumabas din kami ng mall para makahanap ng pambalot. Balak din kasi namin balutan yung damit. Medyo malamig kasi ngayon, kaya kailangan din silang balutan. Chawot! Pagdating nga namin dito sa loob, tinanong ko kagad kung meron silang congratulations na pambalot. Pangkasal nga lang daw yung available. At saka happy birthday. Ito na lang din palang happy birthday yung pinili ko. Para din rin ako lumayo. Kasi mabait din yung nagtitinda. Pagpasok pala namin dito, naabutan din namin sila tumatawa. Nood ka ng vlog, madam? Yes po. Panorin mo na lang. Nakapalit ko ako sa iyo. Thank you. Anong pangalan ko? Queen. Galing. Magkano po? Sige, ano mo? 25 pesos na. Ay, thank you po. Ang bait naman. Magkano dapat to, ate? Ano? Ito. Ala, baka malugi ah. Baka ma-charge ka. Hindi naman. Thank you. Ang bait nga ni ate, kasi may pamasahe pa kami pa uwi. Babalik ulit ako dito kapag kailangan ko ng pambalot. Pabagsak na nga yung ulan dito, kaya binilisan na lang namin yung paglalakad ni ate. So, sobrang bilis nga ng paglalakad namin, nasa bahay na kami. Nagpatulong pala kami kay ate Vivian na mag-ayos ng pambalot. Marunong siya magbalot ng regalo. Ako naman marunong ako manggupit. Ito na pala yung nagawa niya. Nagmukha talaga siyang parang regalo. Kasi kami dalawa ni ate yung gagawa dito, alam na namin kaagad kung ano magiging resulta. Buti na lang talaga, marunong gumawa si ate Vivian. Sinulatan na din pala ni ate ng pangalan para di rin kayo malito sa paglalagay ng balot. Kakaiba din kasi yung size ng mga damit. Yung iba kasing graduate, elementary. Yung iba naman, high school. Kaya baka magkagulo rin sa mga size. Nagpasobra din pala kami ng mga damit na binili kanina. Baka meron pa kasi kami nakalimutan. Tinabi ko na muna pala yung ibang sobra. Kasi natutulog na yung iba. Anong oras na din kasi kami nakauwi. Kaya yung iba nakatulog na. Pinapunta ko nga pala sila ng gantong oras. Sabi ko sa kanila, may shooting tayo. Shoot! Ang saya nga nila dyan. Para daw ako si Santa. Walaan nyo na lang din. Kung ano yung pinapakinggan nung naglalaro. Yung makahula, meron ding regalo. Chawot! Kahit pala madalas sila tumambay dito, binibigyan pala namin sila ng reward kapag meron din silang achievement sa school. Sabi ko nga sa kanila dyan, kaya yun namin yung congratulations sa TikTok. Meron pa
pangamalungkot dito kasi sa susunod pa daw sila gagraduate. Pero binigyan ko na din kasi meron pa namang sobra. Kaya pagkatapos nga nun, sabi ko sa kanila magsasara na yung computer shop. Ayun lang. Bye-bye!